pag-aaralan natin ngayon ay ang Filipino, Quarter 1, Week 5, na kagagawa ng pataas, pababang buhit. Ang modyo na ito ay naglalayong mahubog ang iyong kasanayan sa pagsulat. Inaasahan din ang pagkakaroon ng kawilihan sa pagsasagawa sa mga gawaing nakapaloob sa module na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakagagawa ng pataas pababang guhit. Pagtugtungin ang mga putol-putol na guhit. Sundan ninyo ako. Pababa. Ulap pababa sa kidlat. Bituin. Mukha pababa sa puso. Ayusin ang iyong buhit. Nakagagawa tayo ngayon ng pataas pababang guhit. Ang paggawa ng pataas pababang guhit ay hakbang sa pagkatuto sa pagsulat ng kabit-kabit. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kasanayan sa pagsulat na may tamang stroke. Ang kasanayan sa pagsulat ay isang mahalagang proseso sa paghahatid ng mensahe o mga kaalaman. Sa pagsulat, na ipapabatid natin ang sariling kaalaman sa konteksto o nilalaman at imahinasyon. Nakapagbibigay din tayo ng sariling pananaw, reaksyon, damdamin at opinyon na maaaring isabuhay ang mga aral na natutuhan dito. Pakasin ngayon ang mga sumusunod na guhit. Mapapansin din nyo dito sa papel na meron itong tatlong guhit. Blue, red, blue. Kailangan hindi lalagpas sa blue, dadaan sa red, sa blue ang guhit. Hawakan ng maayos ang inyong lapis. Siguraduhin ninyo na mayroong tamang layo ang daliri sa lapis kapag ito'y inyong hinahawakan para makasulat kayo ng maayos. Huwag itong palalagpasin sa guhit na blue. Kailangan gawin ninyo ito ng tuwid. Para magawa ninyo ito ng tuwid, umupo kayo ng maayos at hawakan ng mahigpit ang inyong lapis. Ayan, nagawa na natin. Magaling! Ikaw ay handa na para sa susunod nating gawain. Sa pagsulat ng pataas pababang guhit, may mga panuntunang dapat tandaan. Umupo ng maayos at ipatong ng maayos ang sulating papel sa desk. Hawakan ang lapis ng isang pulgada ang layo mula sa dulo ng daliring hinlalaki, hintuturo at gitnang daliri. Umpisahan ang pagsulat mula kaliwa papuntang kanan. Magsulat ng marahan ng may tamang diit. Magsanay sa pagsulat at sundan ang tamang stroke. Magsimulang magsanay sa pagsulat. Gumawa ng pataas pababang guhit. Gawin ito sa sulating papel. Bakasin ang mga sumusunod na modelo. Sundan ninyo ako. Tandaan, kailangan
magluto kayo ng maayos at hawakan ng maigpit ang lats. Gagawa tayo ng pataas, pababa, pataas, pababa, dahan-dahan lamang, pataas, pababa, 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 pataas. Gawin ninyo ito sa inyong sulating papel. Magsanay sa pagsulat ng pataas pababang guhit na pahilis ng pakanan. Gawin sa sulating papel. Sundan ninyo ako. Pababa, pababa, napahilis. Pababa, napahilis. Gawin ninyo ito sa inyong sulating papel. Magsanay naman sa pagsulat ng pataas pababang guhit na pahilis ng pakaliwa. Gawin ito sa sulating papel. Sundan ninyo ako. Pahilis na pakaliwa. Pahilis na pakaliwa. Pahilis na pakaliwa. Gawin ninyo ito sa inyong sulating papel. Bakasan ang mga pataas pababang guhit sa larawan. Gawin ninyo ito sa inyong papel. Ito ang mga pataas pababang guhit. Pataas pababang guhit. Pataas pababa, pataas pababa. Pataas pababa, pataas pababa. Gawin niyo ito sa inyong sulating papel. Sundan lamang ang mga guhit. Pataas pababa, pataas pababa, pataas pababa, pataas pababa. Gawin ninyo ito ng malinis. Okay, ito pa. Pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Ito pa, pataas. Okay. So, ganyan ang gagawin ninyo sa inyong sulating papel. Pagtugtugin ang mga tundok sa paraang pataas pababang guhit. Ano kaya ang saan kaya pupunta ito? Okay. So, ganyan yung gagawin ninyo sa inyong papel. Pataas, pababa, pataas, pababa, pababa, pataas. Pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. Pataas, pababa, pataas. Sundin ninyo dun sa inyong sulating papel. Gumawa ngayon ng pataas pababang guhit, gawin ito sa inyong sulating papel. Sundan ninyo ako. Pataas, pababa, pataas, pababa. Pataas, pababa, pataas.
pataas, pababa. Pataas, pababa, pataas, pababa. Pataas, pababa, pataas, pababa. Pataas, pababa, pataas, pababa. Inyong isaisip sa pagsulat ng pataas pababang guhit, gamitin ang linyang kulay asul, pula at asul para makasulat ng maayos ng may gabay. Simulan ito sa kaliwa papunta sa kanan. Kailangan ang focus sa pagsulat ng pataas pababang guhit upang magawa ito ng tama. Sundin ang tamang stroke sa pagsulat. Sa pamamagitan nito, masusulat ng maayos at tama ang mga pataas pababang guhit. Lagyan ng bituin ang mga larawang may pataas pababang guhit at kidlat naman kung wala. Bilang 1, tingnan ang larawan. Ano ang sagot? Tama, bituin. Bilang 2, mayroon bang pataas at pababang guhit sa larawan? Magaling! Bituin. Bilang 3, ano ang sagot? Tama! Kidlat. Bilang 4, ano ang sagot? Tama! Kidlat. Bilang 5, may nakikita ba kayong pataas at pababang guhit sa larawan? Kung ang inyong sagot ay bituin, tama kayo. Hanggang dito na lamang. Salamat!